Paalala ng buong kapal, ano, yung bagampihan niya ang lahat ng ayon sa kanyang ginawa. No? So bahagi ho na makikita natin isa ho sa mga itinuturo ng ating pananampalataya ay ang tungkol sa katarungan. Ano? Pag sinabi natin katarungan, ang bawat isa ay may katapat. Bahagi yun ng pagkilos na napakahalaga ho pag pinag-usapan natin yung katarungan. So, ibig sabihin ay isang paanyaya na hindi masasayang ang lahat ng ating mga ginagawa. May nakakita man noon o wala. Sapagkat sabi nga po natin, yung kagandahang loob ng Diyos ay higit no? sa anumang uri ng kagandahang loob ng Diyos. Sabi nga, God cannot be outdone in His generosity. Ang Diyos ay hindi pwedeng pantayan ng kanyang kagandahang loob. No? Kaya isa ho sa biyaya ng pagkilala nito ay ang lahat ay magkakamit ng gantimpala. Well, kabalik ka rin din naman no? kapag hindi ka tumutugon, ano yun, kaparusahan. Pero yung panyaya na ipinapayag na Jesus sa yan, wala tayong masasayang na pagkilos. Sabagat ang lahat ng pagkilos na ito ay may katapat sa harapan ng Diyos. Hindi lamang sabagat gagawa tayo, gawa lamang ng may nakaabang na gantimpala. No? Pero bahagi yun ang pagkilos ng ating pinanindigan na alin ay isa ho sa biyaya na alin, ang Diyos natin ay ang Diyos ng katarungan. No? Hindi ho ito yung Diyos na sabi nga ay pababayaan tayo na hindi mabibigyan ng gantimpala. No? So napakahalaga ho yung pagkilos na nawa ay makita ho natin sa mundong ginagalawan natin. No? Biyaya na nawa po ay matubos nating maunawaan. No? Kasi baka akala nung iba no? ay yung dahil kung walang ibibigay ng gantimpala, ano yung tendency kapag hindi umaliwanag sa atin ang katarungan? Mandadaya ako. No? Mandadaya ako. Kasi wala namang katarungan mahihintay. No? Yung mga nagdidiis ay hindi naman mabibigyan ng sapat na para sa kanila. At yung mga nagnanakaw ay hindi naman paparusahan. Ano? Kaya malaki ko yung impact kapag pinag-usapan natin ang katarungan. Kaya ngayon pangako ng Diyos na alin, walang hindi magkagantimpalaan. Walang tao na hindi mabibigyan ng tapat na pagkilos. Kaya ito rin o yung pinangahawakan natin. Ano? Kasi bahagi o kumisan, yung pag-asa na gumagawa ka ng mabuti, pero wala kang nakikitang gantimpala ngayon, ay kumisan nakapanghihina ng kalooban. No? Kasi tama ang iyong pagkilos ay hindi naman nabibigyan ng sapat na pagpapahalaga. Pero sabi nga ho natin, kasi ito yung pangako ng Diyos, hindi masasayang yung ginagawa natin. Kasi hahantong at hahantong sa pagkakataon na ito ay tatapatan ng Diyos. Yung lahat ng ginagawa nating kabutihan. Yung lahat natin ng pagtitiis. Yung lahat ng ating kababaan ng kalooban
yung lahat ng ating kagandahang loob ng Diyos. No? Bakit? Kasi ay yung Diyos natin ay rin mapagbigay. No? Hindi pwede na sabi nga natin ay ma-outdone siya sa kanyang generosity. No? Bahagi ho yun. Pero hindi rin naman sabi nga natin ay siya ay pagkasamantalahan gawa ng mga taong gumagawa ng masama. Kaya nga, isa ho sa mga bahagi ng tinatawag nating katapat ay yung turo ng purgatorio. Kasi purgatorio is simply katarungan. Katarungan yun eh. So, kaya ka lang sabi nga natin, dadaan sa purgatorio, katarungan kasi mayroon kang kakulangan. Ano? Pero yung mga gumagawa ng mabuti, ano? Ay na sabi nga natin na hindi natatapos sa paggawa ng kabutihan, ay susuklian din ng Diyos ng kanyang kagandahang loob. Bahagi ho yun. At kuntusin nga ho sa mga tumutukon sa panawagan ng tuwang may kapal. Kung tutuusin, yung paghuhugutan ng mga taong gumagawa ng mabuti, bakit? Gawa yung pagkilala na alin? Na ito ay pagkilala sa kagandahang loob ng Diyos. Hindi tayo gumagawa ng mabuti sapagkat gawa ng gagawan tayo ng mabuti. Ngunit gumagawa tayo ng mabuti, una dikit sa lahat sapagkat kumikilala tayo na una sa lahat, ang Diyos ang gumawa ng mabuti. Yung ating paggawa ng mabuti ay pagpapasalamat lamang sa mga biyayang ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Lalong-lalong na yung alin, yung biyaya ng pagliligtas niya sa atin. Yung biyaya ng pagtubos sa mga kasalanan. Yung biyaya na alin, maging kabahagi tayo sa kanyang kaharian sa langit. Kaya bahagi o yun, no? Makita ko natin. Yun yung pinaka-pundasyon kung bakit tayo gumagawa ng mabuti. No? Sabagat, ganun yung ating Diyos. Yung Diyos natin ay mabuti. At ang kanyang gagawin niya rin, palaging mabuti. No? Palaging mabuti. Kaya, yung gumagawa ng mabuti, hindi niya palalampasin na hindi rin niya gagawa ng mabuti. No? At kung tusin, hindi niya rin basta gagawa ng mabuti. Una, digit sa lahat, ang kanyang ginawa ay kabutihan na. No? Kabutihan na sa lahat. At pagkilala sa kagandahang loob ng Diyos. At yun na yun rin, magpapatuloy. No? Maaari nga lang siguro sa ngayon, hindi kagad natin nakikita yung epekto ng kabutihan ng Diyos. Pero, hindi po yan matitigil. No? Ang, kaya nga sabi ni Bay, God is good. No? Anong sagot? All the time. Yun ang pagbasihan natin eh. Kaya tayo ay nagtitiwala na alin. Gagamping palaan niya ang lahat ng mga ginagawa natin. Kasi ganun ang Diyos eh. Mabuti. At ang lahat ng kanyang ginagawa ay mabuti. Kaya yung mga gumagawa ng mabuti ay lalong pagdadaluyan ng kabutihan ng Diyos. Kaya, pagkakataon mo yun na makita ko natin, hindi tayo gumagawa ng mabuti sabagkat gagawan tayo ng Diyos ng mabuti. Hindi, baliktad. Yung pagkilos natin ng paggawa ng mabuti sabag kinikilala natin yung kabutihan ng Diyos. At yung kabutihan ng Diyos ay alin? Nagtitiwala tayo na hahantong na ang lahat ay siguradong gagantin palaan. Kasi ganun yung ating Diyos eh. Mabuti. At bahagi ho. Kaya sana po makita natin na alin,
hindi lang tayo gumagawa sapagkat pagkilos yun na para palikan tayo. No? Yan ay realidad. Pero yung pagkilos natin, kaya tayo gumagawa ng mabuti. Kasi pagkilala natin, ang Diyos natin ay mabuti. No? At kung tuusin, yung paggawa natin ng mabuti ay isa ng biyaya. Isang ng biyaya na ipinagkaloob ng Diyos. Bakit nakagawa tayo ng mabuti? No? At yun ang panghawakan natin. No? Panghawakan natin. Alisin natin sa kaisipan natin, ang gagawa lang ko ng mabuti kapag may nakikita akong gantimpala. Hindi yun, sigurado ko yung darating. No? Hindi yun na kinakailangan tingnan. Kasi yung iba nagsisiguro dati. No? Gagawa lang ako ng mabuti kapag nandiyan na yung gantimpala. Mali ko yun. No? Maling pamantayan ng pagkilos yun. Tayo gumagawa ng mabuti sapagkat sigurado tayo na ang Diyos ay ang kanyang pagkilos ay mabuti. At hindi niya tayo pababayaan anuman ang mangyari.